stories and I'll fall for your life. Or pwede din muna din nila piliin din yung show kasi naka-double tap na yung kabila. Unless the, unless there are threats of Finasolid of someone like, that is capable of playing an ED Cho. Pero yeah, sige, why not? Just pick na lang. Cho. I think yung Cho Tamos, kaya nilang patagalin tong laban na to. Now, I think yung Harley din, mula sa Signal Ultra, ilalaro nila, not like the previous Harley, pare, medyo nasa aggressive to. Parang pwede ka mag-Martis, Lancelot denial dito. I think Lancelot for sure ako kunin ng Finasolid dito. Yun na nga. And lagi nila pinipair din to with Kaya. This is mga comfort picks din. I think kung i-deny yung ano, yung Martis or will we have a Claude or I think kung Claude or Helcurt. Aldo? Ay, Claude, sorry. Aldo or Helcurt pala. Mm-hmm. Aldo or Helcurt. Martis. Denial. Yeah. So there you go for the denial. Martis. Going for the denial. And I think this is the comfort zone din ng Finasolid. I'm pretty sure nakita ko na itong lineup na to before Aurora. Okay. Now, I think this was Signal Ultra din, parang Shindo, na gumamit sila ng Aurora para tayo nagkas nun eh. Pang-counter siya sa mga initiators. Mm-hmm. Kapag meron kang composition na naturally goes in forward, like Akai Kaya, gusto nilang pumasok, di ba? Kung kontra ka ngayon, maglalagay ka ng isang frontliner na makunat like Cho, tapos kung kontra mo with Aurora, I think Cold Destruction yung Coldness Destroy, yung ultimation niya. Pero yung passive niya dito na lagi siyang meron parang stun every time na nakapag- I think that it will boil down to ano rin, execution. As cliche as it sounds, mga Chong, feeling ko execution pa rin talaga sa positives. Kasi para silang may win condition, like Signal Ultra, kaya nilang, pag napadala nila to sa late game with Yaku onto the carry, eh talagang magaganda yung estado para sa nila and they have the tools to go with it. You got a spells in to be available, one retrieve lang para sa side dito and that is in the hands of Yudisanya, just going for the barrier. So you know, he's waiting. Siguro yun nga yung idea na makikipagbalugbugan kapag tinaya siya ng alis dito sa may mismong likod, di ba? The first initiate coming in from that blood oath. Pero bantayan na lang tayo mga kaibigan. Makikita nyo na wala rin silang early four-man squads to deny and get those spinners, di ba? Ano, big jungle caps. Actually, yun yung ano, nawala dahil nawala si Grok. Parang sobrang laking factor ni Grok sa either pag-defend or pag-overtake ng mga jungle. Especially spinners. Yung four-man squad na yun. Four-man squad. And teams are... Alam mo ba, parang okay lang eh. Parang masaya na mayroon nagro-rotate out ng mga heroes. Yeah. Alam mo yun, no? Parang... Ako, I've been very vocal about it na... Well, masaya nga, no? Gusto mo ng early na away. Pero I'm really looking forward on the 3-ban. Na darating ko. Hindi yung ma-apply sa buong season natin. Season 2 ng ating MPL. Pero really looking forward ano yung lalabas sa draft natin dito. Kasi yung draft talaga natin medyo napaka-telegraph. Madali. Gusto ko pala batiin nga pala si Kuya Doggy na napadala ko. Wala ba tayo dyan? Oo nga eh. Wala ba tayo dyan? Malapit lang yung Dunkin' Donuts. Alam ko nag-aantay ng jeep to eh. Parang na-corner to ng mga bata. Tapos hindi na pinalis. Buti nakarating dito. Buti nakarating si Parin Dogs. Okay. Ayun, yung ano, Bitter Frost. Bitter Frost. Oh, the passive. Diba? Bitter ka na, nanlamig ka pa. Mga kaibigan. Mm-hmm. Parang kakaiba yung hugot mo doon, kuya. Well, yun ang uso ngayon sa kabataan. Oh, mga pero CD, ayan na nga, sinabi mo na. Kapag talagang nag-go, kapag talagang pinasok, makukuha talaga nila si Aurora. Yeah, wala pang ultimate si Aurora doon. And even with the ultimate, I really doubt what he can do. Especially kapag nilamog siya ng Martis dito. Pero, antay na lang natin kasi may plano, may good reason dito ang Signal Ultra pa rin. I think na madali i-cancel din yung maskis. Pero mga menes, hindi saan niya naman ang natayaan nila dito. Huli ka, boy! Hindi nila papatakasin. Alice gets the kill. Sabay, punta dito sa turtle area. Kung saan na members ng Signal Ultra, binubugaw ni Boo. Yeah, wala. Members Signal Ultra habang kinukuha ni Turtle. No chance. Wala yung Aurora, mga kaibigan. Wala yung Aurora for that fight. Kulang na kulang yung puwersa nila. They could just poke out. Ang taas ng initiate ng Finasolid dito. Pare, kaya. Tapos meron pang akin. Hindi ko nga may... Mapapaisip ka na lang. Talaga mapapaisip ka, mga talaga, kaibigan. Kailangan to stall out. Yun lang. Ang kahinaan, hindi naman pwede masabing kahinaan din eh. Pero parang pag inisip mo, yung strong point dito ng Pines is panghuli sila. So, hindi ito nagpe-pay off kung wala silang mahuli. Mm-hmm. Problema, 2-0. Yep. Well, we'll see. Ang daling count out ng Signal Ultra. Pero after seeing the previous game, ayun na nga, nakopositits. Hinatak pa. Goodbye. Ganun ka confidence ang finesse dito kasi pare
hindi naman sila pwede mag-follow up. That's right. Kapag may makaya, pag lumapit sila doon, iipit yung isa, naka-divine judgment ni Boo, tapos si Lex pwede isang lumingon sa iba para mang-hurricane dance. Tapos whoever is isolated, kukunin ni Dane, ubusin niya, tapos meron ka pang follow up ni Levi. I think na pwedeng ang lineup na si Finesol, ang strategy, I mean, na Finesolid is sabihin nila dito kay Levi, Levi, ang trabaho mo lang, hanapin mo yung Aurora, yun ang lamugin mo. Oo. At what they are planning to do so is deadly magic. Pero naaamoy ng Pinesto. Na nagbe-bait. Hindi nila nakita ng matagal pa. Tapos unang talon. Unang pinapatalon si Lex. At alam na alam. At goodbye na naman yung Aurora dito. Kasi yung Harley makulit. Pero yung Aurora, yan ang pinakamalaking kahinaan niya. Kaya wala siya masyado sa meta. So you can see the wisdom ng mga players and logic nila dito. That's right. That's when right. They go for the jump, kahit hindi mo yan nakita sa mapa, you can easily assume game sense na nandun sila. Game sense. Kasi the Aurora will only work kapag nag-pace check ka against her. Ipapares yung Aurora syempre with Harley just to get that burst, coldness, destroy everything. Wala makakasurvive doon, even a tank. Pero kung nauna si Lex, so Hurricane Dance 2,000 na naman. Tatalo na naman si Desanya naman. This time, of course, damage mula kay Alice is coming mo. Pero hindi niya, tinuloy actually. Alice is coming 2 down, mga kaibigan. Pero pasok dito, tingnan natin kung meron bang 2 down na magagawa dito ang mga membro ng Signal and ang Finesse. Rather, it's gonna be Tets. Nakita yun. Lex, now, just taking a position. Covering siguro dun sa top lane side. Martis kasi pwede yan mangharas talaga dun sa carry. Pero mag-iingat na lang siya. They're gonna converge now for the turtle fight. Apat. This could potentially be a 4v4. Pakasin yung carry. Oo. Ang ganda. Yaku, ay naramdaman niya na may something na nangyari. Ramdam talaga. Pwede siya yung tower dive dun. Huwag kang mapakita. Yaku. Maganda ang timing ni Yaku. Able to get away. And now, could be a convergence. Papunta sa taas. Lalapit. Nakita si Lex. Lex using the Thousand Bounder para makalayo. Si Yaku yung go-go. Flicker for flicker. Flicker for flicker. Pinatay mo na rin yung Torre. So, na-even yung playing field dito. Both members will just back out. Yeah. Kasi, hindi talaga yung pwede depensa ni Yaku. Ayun yung klase ng rotation na at worst ang pwede mong makuha na lang. Kung kunyari, may plano ka mas malala. Pero, ang nakuha mo na lang is yung Torre talaga. No? So, kumbaga parang, oy, nakuha mamaya na yun. Price, pero si Tets Moly yata nila dito. They will still try to commit. Easy. Golden Seduction. Tumama na nga dito. Flicker pero wala pala. Flicker out para kay Tets dito. Hinabol nga lang siya ni tapos. Carl. Tapos. Yeah. Ubus siya. Unboxing. Show. Yapi, pasok dito. Siyempre, lalapat na bura yung show nga. Pero sa baba, at least there is enough freedom and space for the Tamos to go for that push. Very likely to be destroyed. Saka lamang lalapit si Dali doon using that Alice. But will the tower be completed? No, it won't. Ni-retrieve yung siege creep. Okay. Ngayon, si Desanya gusto like, pilitin to. I like that though. Kasi madedepensa niya talaga to. Mm-hmm. And without the siege minion, hindi makakatulap for sure. Mm-hmm. Sobrang laki difference eh. And sometimes, smart plays eh. Coming out from veteran plays mula sa team nito natin, Finesolid. And of course, ang napaka-interesting para sa akin ito, Kuya Shin, is we know that Yaku normally plays the Tamos. Pero ngayon, si Desanya na lalo ng Tamos, Yaku carry. On the carry. And Yaku just being wise on this one. He does know that the Finesse Solid squad is just choking him on the jungle side top. Kasi alam nila na carry lang yung pwede magdala dito. At ngayon, yung Signal Ultra is playing more conservative. I really doubt din na pwede itong skirmish. Pero pwede sa baba. Kung 3-pick na makikiwan on 1 sa 3. Dali. Nadali. Nadali dito. Yeah, si Mr. Worldwide, sabi nga dito ni Manjin. Hindi ko alam, hindi ko alam. Well, at least tayo kay Manjin. Oo nga, at least na nakuha si Dali doon. Pero what would be prompt here mula sa Finesse Solid Squad is they would go for a push naman into the mid lane. Was able to take that outer turret sa labas. At ngayon, sisipatan. Pag siya ko to, na-flickeran even under the tower, pwede itong ubusin ni Levi. And there we go. Atras na lang muna. Atras na lang muna, for sure. And now, I think yung second, yung Lord, I mean, yun na yung next target dito para sa Perez teams. You can see Finesse Solid actually having the better economy kumpara mo sa Signal Ultra with, what, 4,000? Yep. That is actually pretty good para sa anong team kasi gusto mo lagi kang lamang laban sa isang team na marksman-based. Sabi nga ni Trinil, is pretty good. Well, it may seem na lackluster yung nagaganap dito sa ating laban. Pero this is the one that is medyo leaning a bit in favor ng Signal Ultra. Kasi kailangan talaga nila mag-stall. Oh. I really doubt, in the mid-game talaga, you'd have to give it to an Akai and Kaya combination. Yeah. Pero siguro kapag nakarakap na sila ng enough items dito, at kapag napasobra ng committance yung mga membro ng Finesse, then doon pwede mag-capitalize yung Signal Ultra. Isang mala-impactong numino ng inaantay natin sa mga laro. Pero dito, Coldness Destroy. Coldness para destroy. Talaga ma-destroy yung mga squad dito ng Finesse Solid whenever they try to advance. Yeah.
thing with Signal Ultra. Sa kanilang draft is medyo defensive talaga sila. Di pala medyo. Talagang passive yung kanilang kailangan composition eh. Hindi sila pwede maun eh. Mm. Even with the show na may initiate, kulang na kulang pa rin yung pag-control nila. Naghihintay sila na mauna yung Finesse Solid para sila naman yung magka-counter-engage. Ang problem ko sa ganong klaseng composition is paano kung hindi nyo mapunish yung kalaban? Paano kung hindi nyo magawa yung counter-punch nyo? Doon well, ka na talaga madadali. Ano na yon? Finesse na. Finesse na talaga. Oo, yung laban kasi na yun pag ganun. Yung ganong klaseng mga strategies from teams, inaalaw mo yung kalaban mo yes, na maging driver. Na maging driver. Paano kung hindi siya nabunggo? Exactly. Paano kung nakarating sa destination niya, di ba? Paano kung nagawa niya lahat ng gusto niya gawin? Oo. Binibigay, ano ito eh? Which is happening right now. Yeah. The more aggressive composition, syempre, would be on the side of Finesse. Tingnan natin, sitwasyon sa item dito. Kailangan nyo obserbahan is on the side of Signal Ultra. Kapos! Pwede man tubos men and it, one core item pa lang just building up to the second core item where as you get an Alice na meron ng stock clock of Destiny kasi you even have that lightning truncheon di ba so I mean yung isa naka BOD pa sa baba oh, tapos yeah, endless battle ulit si Martis nakadalawa na yung sword matik na BOD. Alam mo nung last time di ba nakakita tayo ng Martis na first item BOD hindi masyadong effective now meron muna siyang endless battle to buffer yeah. And for sure the damage is gonna come out and eliminations this time sinisahan niya naman yung unahin nila dito at mapapatipan nila think that they can they yeah. will BOD yeah. syempre in effect in full effect sama mo nalang yung Harley dito they're jumping in kita mo naman damage lang sila double kill pala kay Martis dalawa na lang natitira para Signal Ultra sa Amang Cebu kinukuha lang yung tension nila dito habang tumutulak sa baba yung Finesse Solid. This is Signal Ultra losing 3 members. Sama mo na rin yung Torre. Inhibitor sa baba. Very unlikely na manalo na dito ang Signal Ultra mga kaibigan. And that's just how it's done. Gano'n na mangyayari kapag binigay mo ang manibela sa kalaban mo mga kaibigan. At yung base nyo ay kukunin niya. Ladies and gentlemen, we have a game 3 on this one. 1-1. Very, very interesting game 2. We have a game 3 here. And again guys, ang pinaglalaban dito ay seeding ha. Exactly. Nako po. Binabati ko lang pala si Boss Miko. Ano, nakahinga ng maluwag. Nakahinga ng maluwag. Game number 2 goes in favor of Finesse Solid. And I think, na to sum it up, binigay nila yung driver's seat o yung sabi nila Finesse Solid take the wheel. Yes. And they thought now they can get away with it but unfortunately, syempre, kapag save binibigay me mo from myself cause I can do it on my own. Napakanta si Kyoshi. I'm letting go. Yan yung nangyari sa Signal Ultra na. Binigay na nila yung control kasi. So actually, so sa lahat naman ng strategy games, any kind of sport or esports, while it's true na pwede kang mag-counter punch or counter, you know, counter strategy, napakalaking agad advantage kagad pag yung faith mo ay nasa nasabi ng team. I do feel that the way Mobile Legends is designed, again, this is a fast game. This is a mobile game. Mm. Fast MOBA titles na natatapos kaagad prompts you on controlling the early game. There are some MOBA titles na matagal-tagal, mas matagal matapos. Mm-hmm. Doon pinaka nagpe-pay off yung idea na mag-bait. Merong late game, literal. Pero sa mobile ML, as much as possible, what you'd want is a holistic composition na meron kang early game, meron kang mid game, at meron kang late game. Right now, I think on the running meta, if you want to be a bit more obvious or siguro complying on this one, is I'm leaning on kung sino may control ng mid game. Oh naman. Yung mid game, grabe. Meaning ng mid game is around the 4-minute to 8-minute mark. Yep. Yung pagpasok ng mga level 4s. Tapos, transition from the first... Second turtle actually. Second turtle fight to the... Hanggang dun sa first lord. Ganun. Tell me pretty lies. Look me in the face. Tell me that you love me.